sinukat ko lang. Ganyan. Yours na to, be. Sa kabila, pamain na lang dito ng mine red. Mine red dito, mine red. 110 na lang to, 110. Zara to, Zara. Ako si Stephanie Reyes de la Cruz, 20 years old. Nag-aaral ako sa Pamantasang Normal ng Pilipinas. Noong una, alok-alok lang eh, PM-PM sa Facebook, ganun sa Messenger. Wala pa kasi masyado na ano, mga buy and sell, di pa uso. So ayun, parang through the words of mouth lang talaga. So talagang mano-mano ka makakahanap ng mga buyers mo, ganyan. Lalo pag wala kang name sa industriya ng pag-online selling. Wala, hindi ka masyadong kilala, wala mga nakakilala sa'yo, kaya kukunti lang din yung mga potential na buyers na pwede mong makuha. Ako si Maribel Panganiban. Ang aking mga paninda ay mga artificial plant and plastic pot. Kung ikukumpara ko yung dami ng tao, syempre mas walang COVID, maraming tao. Pag may COVID, nasa loob ang tao, natatakot lumabas. For example, may na-satisfy kang isang buyer. Syempre sabihin niyan through the words of mouth na bili tayo kay Ate Step kasi maganda yung mga items na ganyan. Hanggang sa dumami ng dumami, hanggang sa parang nag-advertise na sila ng sa sarili nila na hindi ko na kailangan sabihin na mag-join kayo dito, ganyan. So, ganun siguro yung nangyari sa business ko ngayon. Parang feeling ko nga mas naging impulsive yung mga buyer ngayong pandemic. Wala rin magawa yung mga buyer kaya siguro nahanap nila yung pagiging stress-free pag nag-online shopping ka, ganyan. Ayun, tas siguro aura-aura lang sa bahay, ganun. Kaya mas marami ako naging buyer ngayon actually kaysa nung wala pang pandemic. Kung benta naman yung pag-uusapan, syempre mas pag walang COVID, mas maraming benta. Pag may COVID, takot ang taong lumabas, kaya walang benta yung mga vendor. Siyempre ang mga tao kasi, parang kapag may bago, gusto nila, meron din silang ganun. Siguro yung ngayon nagiging dahilan kung bakit nagiging impulsive yung mga buyer na parang gusto nilang, gusto ko meron din akong ganyan. Parang gusto ko makasunod sa uso. Yun, kaya feeling ko, dun din nagiging reason kung kaya kahit na hindi essential yung damit, mas marami pa rin bumibili. Naisipan ko rin mag-online business sa panahon ng pandemya. Nakakakuha rin kami ng customer, pero mahirap kasi bagsakan na rin ang presyo sa online selling. Siyempre, di ba, meron pa rin mga vendors na sabi natin mga at the age of 30, 40, 50, ganyan, na nahihirapan silang sumabay sa uso. Nahihirapan silang mag-adapt sa digital world na meron tayo ngayon. Sa mga katulad natin na mga bata-bata pa lang youth, ayun siguro sobrang dali para sa kanila na mag-establish ng name, mag-establish ng business through social media kasi gamay na natin halos pasikot-sikot ng social media. So, ayun. Yung mga small business mahirap magbenta online. Actually, ganito kadami yung mga umorder sa akin ngayon kahit na pandemic, ganyan. Pero hindi lang din kasi damit lang yung binibenta ko. Meron ding ibang items na gaya ng ring lights, strip lights na kahit pandemic ngayon, na kahit hindi siya essential, mabili pa rin. Actually, ganito nga karami yung mga bumibili sa akin. Sobra. As in, hindi lang ito yung lahat. Kada cut-off na kada Friday, ganyan.